Umatenda ko ng ALT training dito sa Kagawa Prefecture. Hello minasang, Mako des, and welcome to another Mako's Untold Stories in Japan. Ngayong araw pala ay meron kaming ALT training. Hindi ko rin alam kung para saan yun, pero sige, attend tayo. I've decided na magta-take na lang ako ng train para naman mas mabilis ako makarating sa venue kaysa mag-drive. At higit sa lahat para makatipid na din. So from my house, nag-drive ako papunta sa station at pinark ko yung car ko doon at saka sumakay ako ng train. Medyo wrong timing lang talaga kasi medyo maulan ngayong araw. Pero ilaban natin yan para mas makatipid tayo at hindi na mapamahal pa. Sakit kaya pag nagmahal ka pa, char. Konting lakad lang at sa wakas nakarating na rin tayo sa station. Yung kotse ko pala ay pinark ko na rin dito sa parking sa May Egg malapit sa amin. 200 yan lang kasi per day yung bayad sa parking dito. At pag dinala ko siya sa city ay mapapamahal ako at magbabayad ako ng almost 200 per hour. Diba ang mahal? Kaya dito ko na lang pinark at nag-train na lang ako kapunta sa venue. 20 minutes away lang naman yung venue kapag nag-train ako. Pero kapag nag-car ako, it takes me like 40 minutes driving. So nakakapagod yun. So ayokong mapagod kaya nilaban ko na tong train. Hindi ko na pinakita sa inyo pero nakasabay ko sa train yung kaibigan ko na si James. Isa siyang American. Hindi na ako nakipag-usap sa kanya kasi nakakapagod mag-English. Char. Sabi ko sa kanya ay mauna na siya kasi maghahanap pa ako ng kape. Isa rin ba kayo sa mga hindi nabubuo ang araw kapag hindi nakakapagkape? Pwes, make it a triple shot para kabahan naman kayo. Char. Dumaan na ako dito sa 7-Eleven para maghanap ng kape. At saka nakita ko yung ibang ALT na Pinoy. So ayun, kamustahan. Hi, hello. Diba? So ayan sila. Si Ingrid at saka si Gion. Mga ALT sila dito. Diba? Refresh, diba? Akala nila picture. Hindi nila alam video pala yun. After kong bumili ng kape, syempre lumabas na ako. Pero dahil masyado pang maaga, nakita ko yung ibang ALT na nakatambay sa may venue. So, nakiupo muna ako at nakipag-chikahan. Plastikan, ganun. And after a few minutes of chikahan, umakyat na kami sa taas at nakita ko nga pala itong si Inday, yung kaibigan ko. Apaka-fresh, diba? Peace. At syempre, si Joshua, ang aming batchmate. Kaming tatlo nga pala ay sabay-sabay na nakarating dito sa Japan. At hindi ko na na-videohan yung ibang ganap dun sa loob kasi bawal. Kaya naman, afternoon, nag-lunch break na. So eto, ngayon, naghahanap kami ng makakainan. Being, you know, the voice is modulated very well and make sure that the students understand. After that, bumalik na kami sa venue at nagkaroon ng mga short activities. O diba, bida-bida na naman ako. Kailangan kasi may mag-recite sa grupo namin. Pero kasi dahil ayaw nilang mag-recite, ayan, itinuro na naman nila. Hindi nga makapaniwala si Inday nung nalaman niya na magkakaroon ng demo. Di pa siya prepared sa lugay niyang yan ha, may dala siyang puzzle. Yes, tama po kayo, magkakaroon kami ng very short demonstration of teaching materials per group. Siyempre, wala naman akong naihanda doon, pero itong kaibigan ko ay hindi nagpakabog. Talagang meron siyang dalang puzzle at babuuhin mo yon. Yung pinapabuo niya pala sa amin dyan ay mukha ni Taylor Swift. Hindi ko rin alam kung anong connection ni Taylor Swift sa English activity mo, Inday. Paki-explain, char. To give you takes a puzzle, alright? And then, one student, okay, I'm going to... O diba, Inday, pati ikaw nahirapan ka sa activity mo. Bahala ka dyan. That's the English. For today, we will be learning colors. Do you like colors? No! No? Okay, let's learn colors. Repeat after me. I like red. Papa. Yellow. Yellow. Blue. Green. Green. Orange. Purple. Papa. To be honest, wala talaga akong alam na magkakaroon ng demonstration thing ngayon. Pero dahil, no, kailangan mag-present, ay naghanap na lang ako ng mga MMM colors sa internet. At nag-present na lang ako ng grade 3 lesson, which is colors. Yung task pala namin ay magpre-pretend kang T1 at magkakaroon ka ng T2. So, paano mo maximize yung T1 and T2 in class? 3 minutes lang, paano kaya yun? So, ang naisip ko na lang ay ako mag-discuss ng colors at ang magpapa-activity ay si Joshua, which is yung aking teacher sa activity na to. O, diba? Ganyang kadali lang magturo ng colors dito sa Japan. After ng mga mini demonstration namin, ay nagkaroon kami ng feedbacking.
yung mga ibang ALT na kagrupo ko ay nagbigay ng feedback at mga pwede pang gawin para mas mapaganda yung activity o yung lesson mo in case na gagawin mo to in the future. After ng demonstration ay umuwi na rin kaming lahat. Kung nga pala ay magta-train na lang. Though nag-offer naman yung friend ko na ihatid niya ako pa uwi, pero hindi na kasi naalala ko ay nakapark yung car ko dun sa eki na bababaan ko. Si Grace, ay si ano, si Rory. Fast forward po tayo at nakarating na rin tayo dito sa may eki at nakasakay na rin tayo sa kotse. Medyo nabasa ako ng ulan kasi medyo malakas na yung ulan pagdating ng hapon. At dito nagtatapos ang araw ko. Thank you so much sa mga nanood and I hope supportahan niyo pa rin yung ibang Macos Untold Stories ko sa mga susunod na araw. Yun lang and see you! Bye!